Welcome back amigos dito sa Walang Preno TV. At ngayon nga po ang ating pag-uusapan ay kung sino nga po ba ang dapat harapin ni Raymart Gabalio ngayong siya na ang bagong rank number 1 sa WBA Bantamweight. Pero bago natin pag-usapan yan, nais ko po munang imbitahin ng mga viewers na ngayon pa lamang napadpad sa teritoryo ng Walang Preno na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas maging updated sa mga latest dito sa Walang Preno TV. March 2018, unang beses sumabak sa Amerika ni Raymart Gabalio at pinasiklaban nga po ang nooy undefeated na si Stephen Yang. Bagamat napabagsak ni Raymart Gabalio si Stephen Yang, hindi niya po ito tuloy ang na-knockout. Sa halip ay unanimous decision lamang ang kanyang nakuha. Ngunit ang experience laban kay Stephen Yang ay tila nagbigay ng malaking tulong. Tila maraming natutunan si Raymart Gabalio laban kay Stephen Yang. Dahil matapos ang laban kay Stephen Yang, apat na sunod-sunod na TKO victory ang nagawa ni Raymart Gabalio kontra sa mga mas eksperyensadong kalaban. At dahil nga po sa mga sunod-sunod na impresibong panalo, itinalaga na po ng WBA si Raymart Gabalio bilang bagong number 1 contender sa WBA Bantamweight Division. At ang ibig sabihin po nito mga amigos, may posibilidad na po na makaharap ni Raymart Gabalio ang WBA Bantamweight Super Champion na si Naoya the Monster Inoue at ang WBA Bantamweight Regular Champion na si The Jackal Guillermo Rigondo. Kung ating nga pong matatandaan mga amigos, Pebrero ng kasalukuyang taon, napagwagian ni Guillermo Rigondo ang WBA regular belt by a split decision kontra Liborio Solis ng Venezuela. Grito que no paran, Garvey. Oh! Pasiva de Rigo. Y ahí le dijo, eso vinimos. Otra vez la reiteración. Otra vez la izquierda. Ay, ay, ay. Esto se acaba por la vía rápida. Y Nostradamus. Para el segundo, se sacaría los golpes Rigo. Bueno, la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Sa mga amigos po natin hindi nakakaalam, ito pong si El Chacal or the Jackal Guillermo Rigondo ang siyang tumalo sa 2012 Fighter of the Year na si the Filipino Flash na Nonito Donaire sa kanilang unification bout noong April 2013. I don't know if he hit a speed bag or what, but you know he can't hit Rigondo. He's not trying. Hey, there's a brilliant left, comes up in the position to land something and landed it. Club pinned to his right eye. Oh, yeah. He can't see out of that right eye. The fan on the top by Rigondo. They all believe he so richly deserved. At ang nag-iisang kabiguan nga lamang po sa professional boxing career ni Guillermo Rigondo
ay nagmula po sa kamay ni Vasily Lomachenko. I think your career becomes a dramatic proposition. Tell you this, it's really hard hitting the guy. I would throw my right hooks. Nice. This is well after the bell here. Ngunit sinasabi nga po ng karamihan na natalo lamang itong si Guillermo Rigondo kay Lomachenko dahil from super bantamweight umakyat po itong si Rigondo papuntang super featherweight. Sa madaling salita, hindi po sila magkatimbang talaga ni Vasily Lomachenko. Kaya naman natalo itong si Guillermo Rigondo. Ngunit sa timbang ng bantamweight at super bantamweight, ang 39 anyos na si Guillermo Rigondo ay nananatili pong undefeated. Kaya naman sa landas na tinatahak ni The Assassin Raymart Gabalio ay may dalawang mapanganib na kampyon na nag-aabang. May isang kampyon na kung tawagin ay The Jackal at may isang kampyon na kung tawagin ay The Monster. Ngunit alam niyo po ba mga amigos na pareho na pong naka-sparring ni Raymart Gabalio, itong si Guillermo Rigondo at itong si The Monster na Oya Inoue. 2017 nga po mga amigos, ipinadala ng Sandman Promotion ang apat nilang undefeated fighter sa Amerika. Kabilang nga po sa mga ipinadala itong si Raymart Gabalio, Mike Plania, John Vincent Moralde at Harmonito De La Torre upang sumailalim sa sparring session sa Naoy pound for pound na si Guillermo Rigondo. Ayon sa report, tigda dalawang rounds na ka-sparring ni Guillermo Rigondo ang mga Pinoy fighters. Bilang paghahanda ni Guillermo Rigondo sa undefeated fighter na si Moises Flores. Maging ang dating number 9 pound for pound na si Shinsuke Yamanaka ay naka-sparring din po nitong si Raymart Gabalio. Yan po yung mga panahong naghahanda itong si Shinsuke Yamanaka para idepensa ang kanyang WBC bantamweight title kay Carlos Carlson. Noong 2016, naka-spar din po ni Raymart Gabalio si Naoya Inoue. Noong naghahanda po si Naoya Inoue para idepensa ang kanyang WBO Junior Bantamweight title kay Karun Jarupian Laird ng Thailand. So ですね、で、まあ軽量級ならではの、逆にあの村田さんからこれが別番で、非常に厳しく、ここから切る、メディック、メディック反応になっていく、裏付けの別番で、また右サイドに来てますね。この左でですね、結構相手寄せつけないですよね。どんどんどん前進してくるのかですよね。しかし絶えず距離を潰していこうという、あこういったところを狙っていきます。さあチャレンジャーの決断です。沈めて、まずここで左下、左ジャブ放って最後の、最後はボディ、頭、さすがは16連勝中の、ちょっと僕も気になるんですけど、そうですか、まあ、ここでラッシュをかけたなと、左のボディを、ここでノックアウトを狙った、10秒。Ayon kay Raymart Gabalio, noon ang paniniwala niya kaya niyang tanggapin lahat ng suntok. Ngunit nang naka-sparring na nga po niya si The Monster na Oya Inoue ay nagbago nga po ang kanyang pananaw. Na-realize ni Raymart Gabalio na marami pa siyang dapat matutunan. Mga diskarte na dapat baguhin kapag nakaharap ng isang fighters na katulad ni Naoya Inoue. Kaya naman nang matanong si Raymart Gabalio kung sino sa tatlong pound for pound na kanyang naka-sparring ang pinakamalakas sumuntok, nasabi nga po ni Raymart Gabalio na milya-milya ang layo ni Naoya Inoue kay Guillermo Rigondo at Shinsuke Yamanaka. Kaya naman ngayong posible nang mag-cross ang landas ni Naoya Inoue, Raymart Gabalio, Guillermo Rigondo. Sino sa palagay nyo mga amigos ang dapat harapin ni Raymart Gabalio? Dalawang tune-up fights pa nga ba? O handa na siya sa kalibre ng The Jackal at The Monster? Ano man ang inyong reaksyon ay welcome yan sa ating comment section. Alright, so hanggang dito na lamang po muna tayo. Hanggang sa muli, adios amigos. Walang preno baby baby.
acceptable on that side. Oh, what a left hook. Pleno TPO.